Ayan, good morning everyone. Salita na po ako, pasensya na po. Ha? Pasensya na po sa mga followers ng mga anak ko, monthly followers, no? Yung mga tanong na yan, ninyo lahat, alam kong masasagot na ngayon yan. Ito, hindi scripted. Pero lahat ng vlog nila ni, halos lahat ng vlog nila ni Direk Ulo ay scripted po yun. Ginamit ang mga taong nasa paligid ko. Sinuportahan po namin yon para kumita siya. Siya lang po ang kumikita. Tandaan nyo yan. Yung mga nagtatanong, nagsasabi na mukha kaming pira, wala pong binibigay yan si Direk Ulo ng pira sa amin. Ha? Kahit po pampaayos ba lang sa bulok na bahay namin. Tandaan nyo. Sobrang galit ko na po. Pero unang-una po, pagsimula ako sa pagsimula nila noon po man. Nung una pa, naobserbahan ko na po ang ugali niyang Direk Ulo na yan na hindi po talaga maganda. Mula pa noong kakasimula pa lang nilang mag-vlog since past 3 years. Sinusuportahan ko na po ang mga ginagawa nila. Mula po sa Nasugbu, Batangas. Alam nyo ba kung alam nyo po yung Fortune Island na kung gaano kataas yan, nag-dive pa ako para sa views nila. Buwis buhay po ako para ipakita ko yung pagsuporta sa kanila. Hanggang napunta kami ng White Sand, hanggang napunta po kami sa Kabiyang Tanib, yung boundary ng Cavite, sinusuportahan ko po yan sila. Ah, pero wala pong utang na loob yan. Tandaan nyo yan. Wala pong utang na loob yan. Ah, time to time po. Ah, inobserbahan ko lang yan sila. Ginamit na lahat ng mga taong nakapaligid sa amin sa mga kasinungalingan yung gustong gawin. Ha? Pero po ito sasabihin ko sa inyo. Ha? Naawa po ako sa anak ko. Wala po daw po sa isasa. Naawa po ako sa anak ko. Kay Kipi. Kasi bakit po? Yung bilang pagkamagulang ko, ha? Pinapahubad niya yung anak ko. Sa harapan ng milyong tao. Ah, hindi yan humihingi sa akin ng advice kung gagawin ba niya o hindi. Tinatapakan na po niya yung pagkatao ko. Bakit magulang ba siya? Kayo mga magulang, pahubarin yung anak niyo sa karamihan tao na hindi niyo alam. Anong gagawin niyo? Kayo mga anak, handa niyo yan. Pahubarin kayo ng kasintahan niyo sa harap. Ginagago niyo yung magulang niyo. Ginagago niyo ang apelido niyo. Sabihin ko sa inyo, totoo lang, sama ng loob ko. Noon pa yan eh. Hanggang last day po ng kunwari nilang proposal ha, talagang pinilit ako, hindi lang ako makahindi gawa ng yung anak kong ang nag-ano sa akin, ang nag-invite sa akin. Hindi po ako pumasok sa trabaho ko. Nag-absent ako. Ha? Nag-absent ako po. Para lang masuportahan yung kalukuhan ng proposal na yan. Hindi po totoo yan. Kita nyo, para akong robot. Doon, kung napanood nyo yun, para kami mga robot. Siya lang ang halos nagsalita. Kasi scripted niya nga yun. Sana po naiintindihan nyo. Maintindihan nyo, pagpunta nila si Cebu, scripted po yun. Gusto akong pasamahin ni KP pero hindi po ako sumama. Dahil alam kong maladagdagan naman yung kalukuhan sa buhay. Yan si Direk Ulo na yan. Kung naalala nyo pa, yung nag-post ako sa FB account ko na sinabi kong kasinungalingan na ini-interview siya ni Makagago. Karamihan doon, hindi po totoo. Scripted din po yun. Gawa lang, hindi makaporma si Makagago doon.
Kasi may nakapaligid ng mga tao kay, sa kanila. Totoo po yan, kahit itanong nyo kayo magkagago. Tingnan nyo sa account ko. Sinabihan ba yung kasinungalingan na yun? Pero ito, punong-puno na po ako. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko ng isang linggo yan, si Merck. Isang linggo, pag hindi niya naayos to at hindi siya nagpakita din sa amin at ayusin niya yung gusot na to para sa pamilya namin, magkikita na kami sa kung saan kami magkita. Kaya habla ko na po yan. Tandaan nyo, hindi nyo alam kung gaano kasakit sa puso ko eh. Tama yung sinabi mo, Merck. Ha? Na mga bubo kami. Tama, bubo. Tama yung sinabi. Sinabihan kami na bubo kami pag nag-aaway sila ni Kipi. Mga bubo daw kami. O kasi ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubo. Ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubo. Tama yun. Para kumita siya. Para kumita siya. Pero kami, hindi kami kumikita. Ako pa mismo gumagasto sa pera ko. Alos kalahati ng sahod ko na pupunta sa kanila. Gawa lang marami sila pupunta sa bahay. Paglulutuan ko, oh tama, magbibigay yan, gentlemen. Magbibigay yan. Katiting lang para sa kanila, hindi pa sapat yun. Pagkabandang huli, pag uwi, sobrang pagod ko. Gawa lang, maglilinis pa kami ng bahay. Mag-aasikaso pa kami. Alam nyo lang, gaano kasakit. Tama yung sinabi ng anak mo. Yung mga baser na yan dyan, huwag kayo magsalita kung hindi sa kung pasok sa puso't isipan ninyo. Noon pa yan eh. Nagagalit na ako, gawa lang, sasabihin nyo mukhang pera kami. Niki, hindi nyo ba alam? Ang katotohanan, magsasalita agad kayo ng ganun. Please lang. Sobra na po. Hindi na po maganda talaga. Ang pinagagawa na ni Dirikulo ha, sabi nga ni Makagago, Dirikulo. Totoo po yan, kasi director talaga yan eh. Lahat, kaya kayong paikutin. Pati kami pinaikot. Na wala man lang pabor sa binibigay sa amin, na alam namin kung gaano kalaking kinikita niyan. Tingnan niyo yung bahay namin dito. Kikita niya yung paligid. Pero hindi ako nagkulang sa pag-support. Kami, hindi kami nagkulang. Ginamit niya lahat. Si Drixler, si Scotty, yung Buruha, ginamit niya. Alam niyo siguro sinong buruan na yan. Ginamit niya yan. Yung kontrabida, ginamit niya yan. Ha? Tapos, si Sakil lahat kami ginamit niya para sa views lang niya. Ha? Pero sabihin ko sa iyo ang tanong. Ito ang tanong. May kamag-anak ba siyang sumuporta sa views niya? Wala. Kasi bakit? Kilala nila yung si Derek Ulo na yan kung anong ugali na yan. Ha? Kung gaano kasakim yan, kilala po nila yan. Wala kayong makikita ang kamag-anak nila sa side niyan na sumuporta sa mga videos niyan, mga vlog niyan. Wala. Yan po ang totoo. Pag-aralan nyo maigi. Mula Bruskobos pa yan siya. Bruskobos. Umalis siya. Gumawa ng sarili niyang channel. Iniwan niya. Kasi ang akala namin, ginulangan siya ni Bruskobos. Hindi pala. Ganun. Siya pala ang may problema. Kay Hintorner. Kay Boss John, nangangako sa'yo noon pa. Gusto na sana mangyari ni Hintorner na ilabas tong problema na to. Gawa lang noon pa, alam na ni Boss John kung magkanong kinikita nila ni KP. Pero hindi po nagbibigay yan. Sakin po sa pira yan. Kaya po nagkahiwalay. Halos lahat ng mga nasa panig niya, humihiwalay na po sa kanya. Gawa lang sa masamang ugali niya. Eh, turnin lang niya, kay Boss John. Magkaibigan talaga kami niyan. Hanap po ako diyan.
Yung mga lumang tao na nakapaligid sa kanya, bakit nagugulat kayo? Iisa na lang tapos bago na. Ang natitira, iwan ko lang. Mayroon pa ba? Wala na. Kasi nga po, hindi yan marunong umintindi sa kapwa-tao niya. Siya lang ang gusto niyang intindihin. Ah, hindi kasi yan lumaki sa magulang niya, kaya hindi niya alam ang tunay na pagmamahal ng magulang sa anak. Kung anong nararamdaman ng magulang sa anak, kung anong nangyayari sa mga anak at nakikita ng magulang, hindi niya ramdam yun, hindi niya abot yun, guys. Hindi niya abot yun. Wala sa isipan niya. Ang gusto niya, gumano ng pira. Kaya, may maraming, alam ko maraming galit na dyan. Alam ko maraming galit na. Minsan tingnan niyo yung mga tinag sa timeline ko kung ano yung mga nakapaligid ng mga salita ng mga tao. Galit na dyan.